Aegis Hero. Bago na naman. Hindi ko na po i-unbox to. Sasabihin ko na lang yung mga specs nito. Dalawang kasamang OCC, 0.4 at saka 0.6. So, yung OCC ng boost, same lang po sila. Ganyan lang po kaliit. Lalabas na. Compare po natin yung size sa Boost Plus. Ito po yung Boost Plus. Ito yung Hero. Ganyan po kalaki. Anong meron dito? May airflow po siya. Dual airflow, left and right. Adjustable. Tapos magnetic. Gamit ko po siya ng a week na siguro. 1 week na ginamit ko to. Kasi hindi ako nagre-review na pagka-open pa lang, re-review ko kagad. Hindi ko makikita yung cons and pros. So, ngayon ito nakita ko na. Pakita natin. Single color lang yung LCD. Tapos, ang malaki ditong difference nito sa Boost Plus or Boost 40 watts. Mas maliit, 45 watts. Doesn't make a sense, di ba? Geekvape, gawa kayo ng bagong firmware ng Boost Plus nyo. Kahit yung Boost Plus lang, gawin yung 80 watts or 70 watts. 18650 po to. Dapat palitan nyo yung firmware. May update po sana para tumaas. Lalo na magkakaroon na yun ng 510. Magkakaroon na siya ng 510. Kailangan nyo ng mas mataas na wattage. Kahit 30 watts lang gamit ko, syempre kapag may 510 na po yan, kailangan mo ng mas malakas na power. Count check po tayo dito sa Hero. Watts lang po gamit ko. 40 natin. Ayun. Isang nakita ko po dito, pagkalagay ko ng OCC 0.4, sabi ko same OCC ng boost to eh. Hindi ko nalasahan sa umpisa. Hindi kagaya ng mga boost plus. Pagkalagay mo ng OCC, 5 minutes, keep up, may lasa na. Ito, medyo wala pa nung una. Sabi ko, ba't kaya? Same OCC po sila. Pero nung tumagal, siguro mga naka, sabihin natin, mga 30 na hipak na ako, 20. Doon, lumabas na. Bale, parehas lang po sila ng lasa ng Boost Plus. At saka mas compact po siya. Maraming color din po lalabas dito. Built-in, nasa... Sabihin ko na lang po sa specs, basahin nyo na lang sa specs kung ano yung mga battery, milliampere. Tapos, ang mali pa dito sana, bago na to, USB Type-C. USB Mini pa rin. Sana, Geekvape, mag type C na rin po kayo, mas mabilis mag-charge. Mas mahirap masira yung cable ng type C compare sa mga USB mini. Na-enjoy ko po to. Wala po siyang leak. 1 week na usage, walang leak. At saka okay yung magnet. Walang masyadong fancy functions. Basta hipak ka lang. Ayun lang. Sobrang liit. Quick video lang po tayo dahil wala naman akong masasabi dito. Hindi natin kailangan i-hype. Dahil yung alam na natin, mga Aegis, sobrang hype na. Sobrang liit. Kala nyo malaki. Pero sa personal, maliit po siya talaga. Ayan. Sa mga hindi pa nakapag-subscribe, subscribe na po kayo.
click nyo yung subscribe, tapos yung bell button. As mag-like nyo na rin po, comment na lang kung ano yung mga gusto nyong tanong, magre-reply po ako. Tapos kung ano yung mga gusto nyong ipareview, sabihin nyo na lang po sa akin, mag-comment kayo. Yung sa Facebook page po natin is Epectos Vaping Ground, nandun po. Nandun po yung mga specification, yung mga bagong item na hindi ko na po post dito. Nagsiship din po tayo. Ayun lang. Maraming salamat sa mga nakapanood. Peace out.